Aloha everyone. So it's a good afternoon here in Hawaii. As you can see, medyo blue yung sky namin at hindi maulan. For the past weeks, it's off and on yung weather namin. It's very unpredictable, pero today we have a sunny day, kaya medyo maglalakad-lakad ako sa aming punuan ng mga lychee, checking kung may mga hinog na, pero ganun pa din. Hilaw pa sila, kulay green pa, kasi nga sa dami ng ulan hindi siya nag-ripe ng mabilis. So hopefully next month magre-red na silang lahat. So kung gusto niyo sumama sa akin, ako'y pupunta sa aking mga puno at ako'y mag-harvest ng aking mga gulay today. Making some star apple right now. So maganda yung weather namin ngayon, mainit. Sobrang init, blue yung sky. So pag gantong panahon, I really love to harvest fruits. Mabilis mag-harvest, ayoko nang umuulan. So this is my balimbi or kamyas in the Philippines. Ito ang tawag doon. Naku, ang dami kong hindi na-harvest. Medyo overripe na siya. Oh wow, ang dami dun sa dulo. Malalaki, kailangan harvesting. Kailangan ko silang ma-harvest kasi bago ulit mag-flowers, I'm gonna wait 3 months again. Sinisave ko sila kasi itatago ko sa freezer. You know, I cannot buy this in the market here in Hawaii. And if I have to cook, still good this. If I have to cook fish or sinigang or paksiw, ito yung ginagamit ko dito. I'm so fortunate that I have this in the backyard. So talagang sinabi ko sa asawa ko na hanapan ako ng kamyas para makapagtanim ako nito dito kasi masarap talaga siya sa isda. Paminsan pinapamigay ko sa mga kaibigan ko dito. So yan, tinatago ko sila. Huhugasan ko yung mga yan. Tapos isisiplak ko para meron akong i-store ko sila sa freezer. Pagkagamitin ko lang, magde-depress ako. Diretso na yun sa soup. Nililinis ko lang. Para meron akong supply of kamyas. Hindi ako mawawalan. Kasi nga, 3 buwan na naman akong maghihintay bago mag-flower tong puno na to. But it's very productive. There's a lot more on the top branches. Yeah. Actually, this is my 3rd time na nag-harvest ako. Yung iba na freezer ko na. Oops. I'm going to harvest some of my bush beans, or we call this in the Philippines, bagu beans. I'm going to make a stir fry. Marami na siyang bunga ngayon. Kahit na maraming ulan, it's okay. Marami pa namang napipitas. Kasi sometimes ang beans ayaw ng maraming ulan. Lately, we have so much rain here in the island. I'm still lucky that I can harvest some of it. This is my kid's favorite. Ito yung lagi kong tinatanim dito kasi madali lang naman itong pabuhahin. Madali siyang bumunga. We'll stay here for 3 months bago huminto magbunga. At least 3 months akong merong nakaharvest na beans. And other types of beans also. Ganito lang, basta magtanim ka lang dito sa Hawaii, mga ganitong gulay, hindi mo kailangan bilihin.
it's very simple. I mean, you can save money growing simple vegetable in the yard or even small garden area. Sometimes I grow beans sa mga containers. Marami din binubunga. Ito yung paborito ko, yung nag-harvest. So, medyo marami-rami na rin. Kasha na ito siguro for one meal. Sasamahan ko lang siya ng carrots and whatever vegetable available. Then, we have a dinner. Ito ang aking mga ube na pinaparami. This is purple yam ube. It's a beautiful day today in Hawaii. We have sun, so it's good for the plants.